Ang gaganda ng mga kuha kong picture sa camp natin eh. Anthony, sabi nga pala ni ma'am, i-upload mo daw yun sa ating ano, FB group. Ayoko nga pala, nakalimutan ko. May alam ka bang follow dyan dito? Wala na ka-soundload. Tamang-tama Anthony, mayroon follow dyan dun eh. Alisa, dito pa lang bahay mo. Akala ko kasama mo si Jenny sa dorm. Ah, yun ba? Minsan-minsan dun ako natutulog, kina Jenny, kasama si Kendra. Magpapaload sana ako. Ah, sige, kunin ko yung number mo. Ano ba niloload mo? Regular 100. Ako na magre-register. Iliload ko na to. Kung okay na pala, tara na Anthony. Sige Lisa, alis na kami. Salamat ulit. Congrats ulit Jenny, ang galing mo talaga kahapon. Salamat Kendra. Hindi dahil sa suporta nyo, hindi sana ako mananalo sa karera namin ni Chloe. Buti nun dumating si Fatima at dala sa lamin mo. Hindi ko naman alam na pinaplano ko na pala ako nina Chloe. Hindi sila patas lumaban. Jenny, Kendra, may maganda akong balita. Ano yun, Lisa? Ikaw talaga, magang-maga, may chika ka na naman. Ano ba yun? Sigurado ako, Jenny, matutuwa ka sa sasabihin ko. Talaga ba? Nakuha ko na ang number ni Anthony. Sigurado ka ba? Paano mo nakuha? Nagpa-load kasi kahapon sa akin si Anthony. Siyempre, kinuha ko ng burn niya. Ay, kung ako sa'yo, Jenny, te-text mo na yung crush mo. Nakakahiya, ayoko. Bahala, kay bibigay ko na lang to sa iba. Sige na nga. Ay, pakipot ka pa, Jenny. Masaya ka na? Isang pangit lang pala ang makakatalo sa'yo. OMG! Ang hina mo naman pala, Chloe. Kung ako sa'yo, Chloe, ipakita mo ang tunay na kakayahan ng Spice Girls. Magte-thank you na sana ako sa'yo, Chloe. Kala ko kasi bukas sa loob mo pagbati mo sa'kin. Anong balak niyo? Ano, tatakutin niyo na naman kami? Anong problema niyo kay Jenny? Wala naman siyang ginagawa sa inyo, di ba? Ikaw na kunot sa akin ka. Huwag kang sumabat sa amin. Hindi ka kasali sa usapan na to. Ay, kaibigan namin ang inaagrabyado nyo. Kung sa tingin nyo natatakot kami, hindi kami natatakot. Eh, sino ba kayo sa tingin nyo? Lisa, Kendra, huwag na natin ng patulad. Tara na, umalis na tayo. Bakit tayo aalis? Eh, sila naman ang nagsimula dito, di ba? Lisa, huwag nang matigas ang ulo. Hayaan mo na sila. Baka mapahamak pa tayo. Tara na nga, baka pag hindi ako nakapagpigil, baka mabangasan ko yung si Chloe. Sige, subukan mong binabalak mo, Kendra. May pabulong-bulong ka pa dyang nalalaman, hindi mo sabihin sa akin ang harapan. Eh kayo, hindi kayo patas lumaban. Talagang binalak niyo pangkunin ang salamin ni Jenny. Para ano, matalo mo siya? Hindi namin alam ang pinagsasasabi mo, ano? Bakit naman namin yung gagawin? Bakit kayo nang bibintang? Bakit? May ebidensya ba kayo? Oo, Chloe. May ebidensya kami. Tama si Jenny. Na may nakakita sa'yo, Chloe, na itinapon mo ang salamin ni Jenny. Ano? Tahimik kayo, ano? Bakit hindi kayo makaimik? Ginagalit yun talaga ako! Balita ko, scholar lang kayo. Kaya nakakapag-aral pa kayo dito. Eh, mahirap lang naman kayo. Hindi kayo nababagay sa school na to. You're right, Sandy. Hindi na ikaw ang bobo ngayon. Si Cindy na. Hindi ako ang bobo, Chloe. Baka si Jenny at ang kanyang mga kaibigan. Namumuro na kayo. Ang sasama ng ugali nyo. Sige. Kalabalin nyo ako. Baka isang araw, magulo na lang kayo. Expelled na pala kayo sa school na to. Oh, kawawa naman kayo.
Kendra. Sa scholarship lang tayo nakaasa. Baka makaabot pa to sa guidance counselor. Ano, Chloe? Okay ka lang? Nasaktan ka ba, Chloe? Mukha ba akong okay? Hindi ako papayag na saktan ako ng ganun-ganun lang ng pangit na yan. Wait lang, Chloe. Mag-spray ka muna. Baka may virus na talaga si Kendra. Akin na nga yan. No wonder. I smell something fishy. Kayo pala. Itong dapat sa inyo. Tigilan mo na yan, Chloe. Hindi na maganda ginagawa mo sa amin. Hindi lang yan ang gagawin ko sa inyo. Lalo ka na, Kendra. Congrats pala, Jenny. Oh, Jenny, na-text mo na ba si Anthony? I-text mo na. Mali mo mag-reply siya. Wala naman masama, di ba, kung susubukan mo lang? Nahihiya kasi ako kahit crush ko siya. Imposible naman na magkagusto siya sa akin. Ano ka ba, Jenny? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi naman siguro tumitingin sa panlabas na anyo si Anthony. At mukha naman mabuting tao siya. Huwag niyo na kasing ipilit kung hindi naman talaga pwede. Kung nahihiya ka, ganito na lang. E-text mo si Anthony, pero hindi ka magpapakilala na ikaw si Jenny. Tama, dapat gumamit ka na lang ng ibang pangalan. Sa tingin nyo, magkakaigi ang plano nyo? Oo naman, magtiwala ka lang. Ano naman ang pangalan na ipapakilala mo sa kanya? Hindi ko nga alam eh. Kayo, sa tingin nyo? Alam ko na, magpakilala ka sa kanya bilang si Miss Crazy Love. E-text mo na siya, bilis, Jenny! Ano naman ang sasabihin ko sa kanya? Ganito na lang. Ayan! Nasend ko na! Sa tingin nyo, magre-reply siya? Ewan ko lang. Ibang 24 hours. Siguro naman nagbabasa yun ng message. Eh di magpapansin ka, e-text mo nang e-text nang makulitan siya sa'yo. Ang galing talaga ng idea mo, Lisa. Bro, pwede ba makainom ng tubig? Sige bro, umuha ka lang ng tubig yan, sarap. Sige. Sarapin ko. Bro, ang kulit itong magte-text sa akin. Sino ba yan? Ang pakalala niya sa akin, siya daw si Miss Crazy Love. Baka naman secret admirer mo yan. Siguro nga, siya daw yung naglagay ng hopya sa rakal ko eh. Buti nga sa'yo, may nagbibigay sa akin na wala. Pero kung pagkain, share mo naman yan sa akin. Ikaw talaga, RJ, basta pagkain, di ka papahuli. Bakit di mo kasi replyan yan? Napaka-torpe mo talaga. Busy ako para sa mga ganyan. Ako na nga yung cellphone mo. Ako na nga magre-reply para sa'yo. Ano namang gagawin mo, RJ? Ite-text ko lang naman eh. Salamat sa binigay niyong ano, kopya ni Miss Crazy Love. Naku, RJ, lalong mangungulit sa akin yan. Yan, naisend ko na. Yes! Bakit ka sumigaw? May pa yes, yes, yes ka pa? Siguro nag-reply na sa'yo si Anthony, ano? Nag-reply na siya!
talaga? Ay! Kayo talagang dalawa? Some will be fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Some will be fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐 난 네 옷을 또 보고 있어. 알았어. 2 buwan na kayo magka-text ni Anthony. Wala ka pong balak makipagkita sa kanya, Jenny? Hindi ko pa alam, Lisa. Pero may tamang panahon. Siguro hindi muna. Bakit? Natatakot ka ba na malaman na ikaw ang ka-text niya? Hindi naman sa ganun, Kendra. Tama si Jenny. Hayaan muna natin na kilalanin nila ang isa't isa. Eh, paano nila makikilala ang isa't isa eh hindi pa nga sila nakikita ng personal? Tama ka, Kendra. Siguro nga dapat na malaman na ni Anthony na ako si Miss Criselab. Teka nga lang, pahinga muna tayo, nakakapag. Nag-message si Anthony. Gusto na niyang makipagkita sa akin. Talaga? Kailan at saan? Wow, Jenny! Ako na-excite para sa'yo. Andito lang kami, Jenny, para suportahan ka. Kahit anong mangyari. Tara na nga, pate, ma. Ang sarap talaga mag-cutting class. Ang boring naman dito, Chloe. Dito mo pa kami tinad. Mahilig kasi si Chloe sa gubat. Kaya pala mukha siyang tikbalang. Sige lang, asarin niyo ako hanggang mamatay kayo sa katatawa. Taka ako sa inyo, sumama-sama kayo. By the way, nalalapit na pala ang acquaintance party natin. Sigurado ako, bongga ang mangyayari. Oo naman, hindi ako magpapahuli. Sa katunayan nga, in-order ako ni Mami ng dress estates. Para lang sa upcoming party. Sure ako, matatalbugan ko ang lahat ng tao sa party. At magaganda naman saan si Anthony. Baka naman sa shopping mo lang yan binili. O di kayo, baka naman magandahan lang siya sa suot ng damit. Oo nga. At saka huwag kang pilingera, Chloe. Kahit pagbalik na rin natin ang mundo, mas maganda ako rin. Wala akong pakialam sa opinion nyo. Sure ako si Anthony ang magiging escort of the night. At ako naman ang muse of the night. Oh my God! Paano ka magiging muse of the night? Eh, bakla ka nga. Cindy, huwag mo namang lokohin ang kaibigan natin. Siyempre, siya ang magiging bakla of the night. Sa tingin nyo, nakakatawa yun? Nagbibiro lang naman ako, Sandy. Ikaw naman. Huwag yun na kasi ikaila na ako ang magiging muse of the night. Ang kapal naman talaga ng apog na ito. Kung kasi sindi pa, matatanggap ko pa. Eh, ikaw, Chloe, wala ka namang binatbat sa ganda ni Cindy. Sige, pagtulungan niyo akong dalawa. Baka gusto niyong paltan ko kayo. E di paltan mo, bubuo na lang kami ng buko ni Cindy. At ikaw, mag-isa ka. Bye, girl! It's a prank! Ano? Takot na, no? Kayo naman, nagbibiro lang. Anong ginagawa mo dito, Benji? At paano mo naman nalaman na ito yung tambayan namin? Diba nga, fan ako ng Spicy Girl. Kaya lagi ko kayong sinusundan. Baka naman nag-a-assume ka na Spicy Girl ka na. Kaya ka lang pumunta dito. Huwag kang pilingera, Benji. Ang dami niya naman agad na sabi. May babalita lang naman ako tungkol kay Jenny. Sige, alis na ako. Wait! Sige, ano ba yun? Basta sisiguraduhin niyo na isasama niyo na ako sa grupo niyo. Bakit? Important ba yan?
Oo naman. Hahayaan ka namin na sabihin yan. Pero hindi ibig sabihin nun, kasali ka na. Kailangan mo pa rin duman sa mga pagsubok. Oo, kasi palpak yung plano natin nung kinalaban natin ang team pangit. Sige, payag na ako. Oh, sabihin mo na. Narinig ko na pinag-uusapan ni Jenny at ang kanyang kaibigan, si Anthony. At ano naman ang pinag-usapan nila? Naisahan ka na ni Jenny. Dalawang buwan na para silang magka-text ni Anthony. What? OMG! Hinatalbugan ka na talaga ni Jenny. Ang babae yun! Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, siguradong sigurado. Paano ba yan, Chloe? Talunan ka na naman. Isang pangit lang pala ang makakabingwit kay Anthony. Mukhang hindi na matutupad ang plano natin na maging sikat sa campus. Baka kasi maging girlfriend na ni Anthony si Jenny. Hindi ako makapapayag. Humanda sa akin ang mga paat na yun. Iisan pa nila ako. Ano ngayon ang plano mo? Total, gusto mong sumali sa grupo namin. May mission akong ipapagawa sa'yo. Ano yun, Chloe? Kaibigan mo si Jenny at ang kanyang mga kaibigan. Sigurado ka ba? Kakaibiganin ko sila? Eh, ang papakit nga nila. Nahiya naman ako sa itsura mo. Parang ang mas nababagay ka pa sa grupo nila, hindi sa amin. Tumigil ka nga, Sandy. Kailangan kaibiganin mo sila para malaman kung saan o kailan sila magkikita ni Anthony.